Hello guys, Lovely Jen here and welcome to Lovely Jen Vlogs. Hello, this is Lovely Jen and gumagawa ako ng mga educational videos and tutorials. Just check out Lovely Jen's channel. So for today's video guys, I just wanna share kasi nga narating na natin ang 2,560 plus subscribers sa ating channel. So, this time guys, tulad ng mga ibang YouTuber, kahit small YouTuber pa lang tayo, ay napakahirap ma-reach ng 1,000 subscribers and 4K watch. So, sa kalagayan ko at my status, it's really a blessing na magkaroon tayo ng 2,500 subscribers sa ating channel. Kumbaga, makakuha ka lang ng 100 subscribers sa iyong channel ay napakaganda na sa pakiramdam. And to get these numbers guys, para sa ating YouTube channel ay achievement na para sa akin. So paano nga ba natin makukuha yung 1,000 subscribers and 4K watch ng ating YT channel? So sasabihin ko sa inyo guys, hindi madali. Hindi tayo politician, hindi tayo celebrity, hindi rin tayo public personality na para nag-upload tayo ng isang video ay agad na magbo-boom yung count ng subscriptions and views mo, no? Maga hindi siya isang pitik lang ng kamay mo na mangyayari na siya in front of your face. So, paano natin makukuha yung 1,000? Ito yung ating mga tips. Alam kong excited na kayo malaman yan. Pero bago lahat yan guys, intro muna tayo. And don't forget to like, subscribe, and ring that bell para po mag-updated ka sa kung ano man ang i-upload natin dito sa ating channel. So tulad yun ang sinabi ko guys, dito sa video na to, ituturo ko ang aking tips and strategies kung paano ko nakuha ang 1,000 subscription in 2 months and 4K watch in 3 months. So as you can see, makikita niyo naman yung data, no? Pina-flash ko si screen para po makita niyo yung journey ng ating channel at para malaman yung legit itong sasabihin ko sa'yo. So number 1, create quality content video. Pag sinabi kong quality content, ay hindi ito tumutukoy sa kalidad ng mga materials na ginamit mo sa pag-shoot at pag-upload mo ng iyong videos, no? Kahit mobile phone lang yan, okay yan. Ang quality content na sinasabi ko ay yung content na kailangan ng nakararami. Huwag kang mag-upload ng content na para lang sa'yo o tungkol sa'yo. Ang i-upload mo ay yung kailangan ng tao o kung ano yung most searchable and needed by your viewers. Hindi kailangan ng viewers mo yung araw-araw mo ginagawa. Siguro kung celebrity ka, ayan, kasi form of entertainment yan. Pero kapag katulad lang natin na small YouTuber, you don't need to upload something about you. Introductory, yes, gamitin mo yan sa YouTube channel mo. Pero yung daily or weekly mo i-upload, dapat kakailanganin yan ng viewers mo. Yung tipong kapag napunod niya yung video mo, ito ay pwedeng i-share sa iba para matuto sila, para matawa sila, para ma-inform sila. Gumagawa tayo ng quality content for 2 purposes. First, entertain them. 2, help them. Dalawa lang yan, guys. So, yan po. Do a quality content. Hindi mo na kailangan pang pilitin yung mga manonood mo na mag-click sila sa video mo at makakuha ka ng 1,000 subscribers for sure. Tip number 2. Ito na yung pinakagasgas na advice siguro na narinig nyo. Pero ako na rin ng isang magpapatunay, no? Testimony ko na rin to, guys, na napaka-effective ng second tip na ito. Ito yung upload consistently. Yes, guys. Kapag nag-YouTube ka, hindi ka pwedeng mag-YouTube na tatamad-tamad ka. Kasi kailangan mong regular na mag-upload. So, alam nyo bang ibig sabihin ng regular na pag-upload? Ito yung regular na pag-search, regular na pag-research, regular na pag-plano, regular na pag-prepare, and regular na pag
a-upload. So, ganun siya kahirap, no? Hindi madali. Bukod sa hindi madali, mga subscribers and watch or views, hindi rin madali ang paggawa ng content. So, kailangan mo consistent ka. Ano? Bakit kailangan ng consistency? So, tingnan nyo lang guys, ha? Kung once a month lang kayo mag-upload, si YouTube, magre-recommend siya ng isang video pag active yung channel mo. Pag hindi siya active, bababa yung status ng ranking ng video mo, bababa yung performance niya, hindi ka magiging searchable sa mga viewers. So, number 2 tip or second tip is be consistent in your uploading. Third and last na tip lang nasasabihin ko sa araw na to, kapag ikaw ay mag-YouTube, be patient and sincere. So, sa YouTubing guys, hindi nga siya one snap lang pangyayari. Kung hindi ka patient at hindi ka sincere sa ginagawa mo, makikita yan ng tao sa paggawa mo ng video. Kumbaga, lalabas is a personality mo. Ang mga viewers din, tinitignan nila kung paano ka mag-explain, paano ka mag-interact sa kanila regularly sa paggawa mo ng video. At makikita yun ng tao na hindi ka sincere sa ginagawa mo, hindi ka mapasyensya. Kaya hindi nila papanoorin ng video mo. So, personality mo matters. No? Your personality matters when it comes to YouTube. So, kailangan mo ng pasensya, kailangan mo maging sincere, kasi patient plus sincerity equals passion. Ulitin ko guys, ha? Patient plus sincerity equals to passion. So, yun lang naman guys, no? Tatlong tips na napakadaling pakinggan, napakadaling sabihin, pero mahirap gawin kapag ikaw is small YouTuber. So at least now, nalaman nyo na hindi ganun kadaling makuha itong 2,500 subscribers o yung basic qualification or requirements ni YouTube sa pag-YouTube ng isang content creator. So I hope this video helped you guys. So bago natin i-end ang ating vlog sa araw na to, I just want to shout out yung mga nag-comment sa ating video. So, regularly kapag mag-upload tayo ng vlogs, i-regular ko na rin yung ating shout out para naman po ma-recognize din natin yung mga YouTube channel na nag-comment sa ating comment section. So, this time, kung gusto nyong ma-shout out, mag-comment lang kayo ng hashtag LovelyJanShoutout. Ulitin ko guys, kung gusto nyong ma-shout out sa next vlog natin, just comment down below hashtag LovelyJanShoutout at pwede na rin kayong maglagay ng inyong suggestion, comments, at mga katanungan about YouTube. So guys, let's start this shoutout. Start tayo dito sa nag-comment first na nagpapa-shoutout sa atin ay si Ma'am Kikai Vlog. Shoutout to your vlog, ma. And then shoutout din sa ating isa sa mga estudyante natin nag-comment. Shoutout John Lloyd Cabansi. Yan. So, lahat ng mga channel nila, guys, ay ilalagay ko na lang sa ating screen. Shoutout din kay Brian Walker na nag-comment sa atin. Nagsasuggest siya ng mga gagawin nating video game walkthrough. Ang nirequest na yung Outlast. So, okay, try natin. Pero nakakatakot yun, no, Brian? So, ayan. Next, shoutout din kay Jumel Gumpal na nagsasuggest din, guys, ng isang game na lalaruin natin. Wild Rift daw ang ating lalaruin. So, shoutout Jumel Gumpal. Shoutout din kay Vanessa Kutaran. Sabi niya dito sa kanyang comment, pa-shoutout next vid, ma'am. So, thank you very much. Sige, shoutout natin Vanessa Kutaran, na magaling na volleyball captain ng Ugad High School. Shoutout Vanessa Kutaran. Subscribe niyo po yung mga pina-flash nating mga channel sa ating videos, vlog, shoutout. So that's it guys, sila muna ang i-shoutout natin. Ngayon, marami pa po pero natabunan na yung iba dun sa ibang mga videos natin. Hiwa-hiwalay kasi. So, thank you very much sa mga nagpa-shoutout sa atin. Kung gusto nyo rin ma-shoutout tulad ng mga iba at mai-recommend din natin yung inyong mga channel, ipapost natin dito sa ating mga screen. So, inyong mga channel, just use the hashtag LovelyJanShoutout with your comments, suggestions sa ating comment section below.
Thank you very much. So kung gusto niyo pong makapanood pa ng video tutorials, educational videos, and game walkthroughs dito sa ating channel, nandito po. Napapaligiran po tayo ng mga available videos niyan. So click niyo lang yung mga videos na nakapaligid sa akin, guys, para matulungan kayo sa mga kailangan nito. That's it, guys, for today. I hope natulungan kayo ng ating video sa araw na to. And don't forget to like, subscribe, and ring the bell para mag-update kayo sa mga susunod na ding upload. So hanggang dito na lang. Till next time. See you next vlog. Bye-bye! Hello, this is Lovelyjan and gumagawa ako ng mga educational videos and tutorials. Just check out Lovelyjan's channel.